Nangyayang Johnny na yan. Ngayon lang ako napahiya ng ganun sa buong buhay ko. Alam mo, pagbabayaran yung ginawa niya sa akin. Alam ko galit ka. At gigil na gigil kang gumante. Pero pwede ba maghunos-dili ka? Baka yan pa makasira sa plano natin eh. Iniinip na ako eh. Sabi mo, kakamkamin natin yung kumpanya. Eh hanggang ngayon, di ba natin siya napapatalsik sa kumpanya eh? Relax! Di ba naipasok kita sa board ng walang abirya? Eh kasi, kating-kating ako. Gusto kong may gawin ulit. Ano kaya? Kung sunugin natin yung ibang branch ng restaurant. Ano ba? Nag-iisip ka ba? Ano matitira sa atin kapag na-takeover natin yung company? Konting tiis lang. Aatakihin natin si Mami sa panahon na hindi niya inaasahan. Para hindi na niya ma-defend yung sarili niya. At saka natin aagawin ang lahat. Lola Yoleng? Kanina pa ako nagte-text, tumatawag, wala pa rin. Parang sagot. Cecil, kung may pinuntahan si Cham, bakit hindi man lang siya nagsabi? Saka bakit niya iniwan yung kotse niya doon sa restaurant? Cecil, Diyos ko, baka naman kung ano na nangyari kay Cham Yoleng. Ha? At sa ganun, huwag ka muna mag-isip ng mga ganyan. Buka ko ulit. Sige. Anjali? Yes? Halika nga, sandali. Anjali, may nasabi po sa'yo ang lola mo na meron siya pupuntahan? Ah, hindi ko naman siya nakakausap. Akala ko nga, sabay kayong umuwi kanina. Hindi, hindi ko siya kasabay na umuwi eh. Nawawala ang lola mo. Ano? Oo. So, sana naman ligtas si Chang. Sana walang mayari masama sa kanya. Kanina pa dapat alas 8, pero wala pa eh. Efraim? Tay, may balikan na kay Lola. Wala pa. Efraim, mabuti na ka nagpunta ka. Ay, hindi ito yung panahon para pairalan sa mananood natin sa isa't isa. Kailangan magkaisa tayo. Para kay Lola. Ah, sir? Babalitaan na lang po namin kayo pagka po may development na sa paghanap namin kay Yoli Olivares. Sige, ma'am. Sige, mauna na po kami. Sige.